Ay, parang malalaglag siya. Struggles of a moto vlogger. Vlog pa more. Parang malalaglag kasi. Wait lang. Nga, medyo hindi tayo makapag-vlog na maayos kasi nabungi tayo mga bro. Kasi, ano? Isipin mo, maingay na nga yung motor natin pag di ka bumubomba. Yung tipong regular na throttle lang, lalo na pag binigyan mo pa talaga ng matindi-tinding gas yan. Sabukteng anong mga nasa paligid mo talaga. What is up, Brokey Stork here, and again we are back with another video. Yes, 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 we are back. So, alis tayo today. Holiday ngayon eh, kaya tayo aalis. Hindi ko alam kung nakikita nyo yung setup nung ano. Makikita mo yung setup ng GoPro natin. Medyo nakakatakot. Parang malalaglag. Hindi ako sanay. So for peace of mind, pag nagpagas tayo, ayusin natin. Parang malalaglag. So big shoutout kay Andrew. GoPro ko to, tapos binenta ko sa kanya. Eh parang kailangan na naman natin ng 360 cam. So sabi ko, kung gagamitin ba, kinagamit ba niya. Hindi naman daw niya ginagamit. Sabi ko, biling ko. Eh wala pa akong pera. So pinagamit niya muna sa atin. Ay, parang malalaglag siya. Struggles of a moto vlogger. Vlog pa more. Parang malalaglag kasi. Can't risk it. Ah, look you. Balik na lang natin sa dati nating setup. Parang uulan ah. Ang dilem. So punta tayo ngayon ng Bulacan sa Defy Customs. Yan. Wala naman tayong papagawa. Bibisita lang tayo mga brokies. Kay Brother Scott. Silipin lang natin yung shop niya dyan sa Bulacan. Natin kung anong meron. Pagas muna tayo dito sa Shell. Let's go. $500 lang V-Power gas. Kuya, pa-check ako, hangin na. Koko tayo. Ha? Ah, sige. Gcash ako ah. Ah, meron. So usually, pag ako alis, ganito naman ginagawa. Pagas muna para tuloy-tuloy yung biyahe. Then, wala, yun. Antay-antay ng mga kasabay. Wala naman ata tayong kasabay ngayon. So, tuloy-tuloy na tayo nito. So, usually ako, mga brokies, pagka, kunwari, pa-north, dito ako dumadaan sa, ano, Mindanao. Ayoko lang nag-i-edsa kasi talaga. Hindi ko alam bakit. Basta, hindi ko siya feel. Tsaka, mas less stress dumaan kasi dito sa, ano eh, sa pa-Mindanao na toll gate eh. So, sabi, holiday naman ngayon, kaya dapat walang traffic. Sana. Dapat kasi ang alis namin, 5. Dapat alas 5, malis na ako ng bahay. Mga 5:30, ganyan. Itong si Migo, di nagre-reply, meaning tulog pa siya. So, di kami natuloy. Dinelay na lang namin ng meetup is LSG's ba or 9 o'clock? Bahala sila, basta past 9 na eh. Past 9 na ngayon eh.
Wala naman kami hinahabol na oras, so goods lang. Bahala sila magantay doon. Panira ng momentum to si Miego, yung tagal eh. 6:30 na gumising, usapan. Alas 6 na sa ano na, nasa Petron Marilao na. Ako tingin gumising 6:30. Ang galing. Ay, basa. Morning, sir. 3:30 gising na ako. Hayop ka. Tinamad tuloy ako umalis. Sabi ko BGC na lang kaya. Animal. Nakatamad tuloy umalis. Ang init na. Ha? Lechong kawali tsaka ano. Busog ako eh. Yo. Kakain ko lang eh. Kala ko tinago ni Miko yung susi ko. Naiwan ko pala dun. So mga brokies, tayo ay pupunta na sa Defy Customs. Ito mga kasama natin for today, RS660, gamit ni Alexis, kay Joanna yan. Tapos yung hypermotored ni Miko. So mga nagtatanong, yan, Defy Customs gumawa niyang ano natin. Ang ating tawag dyan, yung sila ang nag-powder coat nung rims natin, mga bro-ies. Exit na pala tayo kagad. Naka-waste kasi ako, mga bro-ies. Na exit na kagad. Ang bilis. Bilis naman. Ikaw ko. Ito na pala ito. Ay nako. Kaliwa. Kaliwa. Wala na pala tayong babayarang toll. Kala ko meron pa. 35 minutes pa. Daming hamsa. Ang laki ng hamsa. Ang taas. Parang bundok yung hams dito ah. Maramang marami nagrararatrat siguro dito kaya nilalagyan ng hams. Bomba! Yan! Medyo mainit-init sa social media ngayon yung mga bomba-bomba na yan, mga brokies, di ba? Alam nyo naman, sa
sa Moto Street, tapos yung nakaraan sa Santo? Sa Alabang ba yan? Sa ATC ba yan? Hindi ko sure. Basta napanood ko yung video eh. Ano bang say natin sa mga ganyan? Hindi ako makapag-komento na ano kasi putik. Eh ako yung mga isa sa mga bomba-bomba, mga rebam-rebam na ganyan. Kumbaga, nakikilala tayo sa ganyan eh, di ba? Ang sa akin lang, okay. Na sinasabi ko rin naman sa karamihan ng mga vlogs ko to. Dapat kasi nasa ano siya eh, nasa ayos siya. Eh. Or kumbaga, you still have to respect kung ano yung nasa paligid eh. 'Di ba? Ako guilty tayo syempre. Kunwari may mga ganun. Kita niyo naman kanina yung mga bata, yung mga nakaanas sa tricycle, 'di ba? Nagre-request. Minsan hindi mo matatanggihan eh. Alam mo yung ganun na wala kasi spur of the moment. Tapos pero hindi naman ako yung bumababad. Alam mo yung tamang bomba lang na tamang pitik-pitik lang pero hindi yung nire-redline na malala or talagang babad ka sa redline kasi unang-una kawawa yung nasa paligid tapos kawawa yung motor mo eh. Maano ako sa ganun eh. Kaya yun, isa yun sa mga issues ngayon, di ba? Kasi parang yung Moto Street sinara because of that. Sa Moto Street kasi mga brokies, nung wala pa masyadong tao dyan sa Moto Street, kami-kami lagi yun nandyan eh. Ang naka-discover pa niya si Paolo nun eh. Pero kami nun, ano, hindi na rin kami madalas dun kasi sobrang dami ng tao. Hirap mag-park. Tsaka nakakaya din. Ito, ang dami nagpapa-request ng rev bomb. Sinasabi ko talaga, bawal. Kasi nga, tikpatay ka sa mga ano dun, gwardya dun. Tsaka ang dami namang paskil sa Moto Street na nakalagay. Loud exhaust. Mga pa motor kotse, naka-indicate naman yun dun na talagang nire-restrict talaga. Kaya medyo pagdating dun sa Moto Street, ilag akong magbubomba-bomba dun kahit may nagre-request. Kasi wala eh, ano ko eh. Kawawa, sabi ko nga, not all will appreciate the sound of the bike. Lalo na V4 or crossplane engine. Inline 4, maintindihan ko pa eh. Pero yung mga ganito, medyo ano yun, medyo hirap. Ewan ko nga rin, mga ganyan. Kasi imbis na bumusina ako minsan, bomba yung nire-rev ko kasi mas malakas yung tunog nung exhaust kesa doon sa busina eh. Yung sa akin naman, hindi para magpapansin. Para magpapansin, not in a bad way. Kumbaga para manotice ka na liliko ka or ano, ganun. Again, for me, hindi naman tayo yung tipong sobrang bait magmotor, ang dami nating flaws. Pero syempre, pag mga ganyang eksena, as much as possible, pare, nasa lugar tayo sa mall, mga ganyan, or mga establishments na malapit sa bahay, iwas-iwasan natin yung mga malalalang rev bomb. Mga pitik-pitik, pwede pa palusutin eh. Pero pag bababaran mo ng ano yan, nang bomba talagang malala, talagang marireklamo kasi siguro nakaka-excite kasi siya lalo na sa totoo lang pagbago ano mo, pagbago motor mo, bago exhaust, 'di ba? Parang nakakaaliw. Pero syempre, kailangan pa rin talaga natin consider yung mga nasa paligid, 'di ba? Guilty rin naman tayo dyan, kaya ano natin, kaya kumbaga ma-filter mo siya na maayos kung kailan mo siya gagawin or ano. Right. Kasi talagang mababad trip talaga sa iyo minsan yung mga tao pag ganun. Isipin mo, maingay na nga yung motor natin pag di ka bumubomba, hindi pong regular na throttle lang, lalo na pag binigyan mo pa talaga ng matindi-tinding gas yan. Dead yan.
sa Bukteng, anong mga nasa paligid mo talaga. So pagdating ng Petron Marilao, malapit o after ng Petron Marilao, yung unang-unang exit doon, ligo kayo. Tas mga ilang kilometers ba? Hindi ko na-check eh. Pero malapit lang sa ano, after ng Petron Marilao, malapit lang siya mga brokies. May peryahan po. May Enchanted Kingdom na Tagalog version dito sa tapat. Yun na. Ito na ata eh. Ano ba yun? The Paddock. Dito na ba? Ito. The Paddock. Eh mga brokies, The Paddock, Defy Custom, same day powder coating. Yes sir. Master Scott. Ayan, may park lang tayo mga brokies. Woo! Init. Wala. Kalma-kalma lang, kalma-kalma. Ready tayo mga brokies sa The Paddock. Ikot-ikot tayo. Samahan niyo ako. Only chicken to boy, no? Only chicken. Bloke-bloke, oh. Sa, ano tayo mga brokies? Grid, restaurant, and cafe. Magkano to? $2.49. Ayan, oh. Grid. Okay, mga brokies. Mag-vlog tayo ngayon. Tama natin, mga sikat. Ayan, nasikat. Si Scott. Parang nababaw ang Defy Customs. Siyempre, si Clyde Relativo. Anong oras mo sa ano? Sa Hyper? Urban Mode. Siyempre, Alexis. Sino ba? Justin? Yan na, nandiyan. Oh. Wait lang. Nga, medyo hindi tayo makapag-vlog na maayos kasi nabungi tayo mga brokies eh. Ano? Nakakain ng buto. Nanood tayo ng ano? Nanood tayo ng ano pa rin ito? Vlog ni Clyde. Yan. Nandito pa rin tayo sa The Paddock. Yan. Solid dito, solid. Okay, ba't puro kami? Nabuhay kasi ako. Dali tayo eh. Yung mga kasama natin for today mga brokies. Isibat na tayo. Ang dami natin sana i-vlog di tayo natuloy kasi nabungi ako. Pero yan. Balik tayo dito.